araw sa inyong lahat. Matutunghayan natin ang istorya ng kasipagan at pagsisikap ng pamilya ni Mang Santi at Aling Lucia. Alamin natin kung ano pa ang magagandang katangi ang ating dapat tularan mula sa kanilang pamilya. Subaybayan natin ang kanilang paraan sa pag-unlad. Lusing, narin ka na pala. Susunduin dapat kita eh. Hinihintay ko lang mag-alas 6 eh. Kamusta? Masama ba ang pakiramdam mo, ha? Di naman, makulimlim kasi. Akala ko ulan, wala pa naman akong dalampayong. At saka isa pa, naubos na yung mga tinda kong gulay, kaya umuwi na ako. Maaga na nga akong milimlim ngayon eh. 7 na kasi kaya maaga dumilim. Parang mahaba na nga ang gabi. Naku, tsak na tataas na naman ang mga bilihin. At hihina na rin ang supply ng gulay. Di bale, gagawa ko ng paraan. Nay, nandiyan po pala kayo! Ay, mano mo, Chang. Naging anak, pakikuha naman ako ng tubig. Nakuha ko sa paglalakad. Opo. Chang, oh. Kamusta naman ang pag-aaral mo sa Aspen Tech? Hindi ka ba nahihirapan? Mabuti naman, ho, Chang. Ay, mabait po yung mga kasama ko doon, tsaka tinutulungan po ako ni Ma'am Jonna kapag di ko na po maintindihan yung leksyon po namin. Ikaw naman, Aging. Wala ka bang assignment? Tapos na po, Nay. Tinuruan po ako ni Tatay. Nasaan pala ang kuya stong mo? Hindi pa siya umuwi? Lumabas po ulit yata, Nay. Tapo. May bibili yata. Teka lang, ako nang bahala doon. Magpahinga ka dito, ha? Oo, sige. Maring Lusing! Uy! Isabel, ikaw pala yan. Anong sadya mo? Uy, abasan siya. Gawa na niyan ba si Lusing? Ah, sandali. Tatawagin ko, ah. Sige, sige, sige. Lusing? Lusing? Ling, nakatulog na pala eh. Kaka-uwi lang kasi. Ganun ba? Ano bang sadya nila? May sasabihin ka ba sa kanya? Tungkol ba saan yun? Eh, marami kasing nahuling dili si Andeng. Alokin ko sana si Lucia. Baka gusto niyang bumili. Ah? Eh, hindi ko pa sinasabi sa iba. Ganun ba? Oh, sige, pupunta ka na lang namin mamaya. Sasabihin ko kagad sa kanya. Sige. Ha? Oh, siya, sige. Ano, mauna na ako, ha? Pakisabi na lang. Hintayin ko siya hanggang mamaya, ha? Salamat. Sige, sige. Salamat, okay. Ha? Sige, salamat. Siguro, maganda nga kung bibili namin ng mga dilis para dagdag paninda. At alo, sabi ni Lucia, pagdating ng tag-ulan, makakulangin ang supply ng gulay. Kailangan ko naman makatulong sa asawa ko dahil siya nang halos naghahanap buhay para sa amin. Pero tatanungin ko pa rin siya para dalawa kami makapagpasya. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa lahat ng biyayang binibigay niyo sa amin. Amen. 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 Oh, kainan na! Kainan na kayo! Nakain ka. Sige po, Nay. Kaya muna. Napalalusing. Dumaan dito kanina si Maring Isabel. Kaya lang, tulog ka naman. Kaya muna. Hindi na kita ginising kasi alam ko, mahimbing yung pagkakaidlip mo. Pagod ka din eh. Ano bang sadya ni Maring Isabel? Yung asawa niya kasi, maraming huling mga dilis. Mga gusto mo raw bumili kahit ilang kilo. Ano ko? Hinihintayin ka daw niya hanggang mamayang gabi. Aba, oo. Masarap na iluto yun para sa hapunan natin bukas. Ilang kilo ba ang gusto mo? Eh, siguro, damihan na lang natin. Ano nga rin nagsabi, maaaring pataas yung mga gulay kapag malapit na yung Disyembre. Matataas na rin yung mga bilihin sa pamilya. Mas maganda na rin siguro yun kapag marami tayong nabiling dilis, maaaring natin gawing bagong yung iba. Mas matagal maimbak yun kaysa mga gulay, di ba? Aba, oo, tama ka. Sige, puntahan natin si Maring Isabel mamaya. Estong, Aging, ilabas niyo yung mga palanggana at saka yung asin mamaya habang nagliligpit si Pintet dito. Sige po. Ay, okay. Kain na lang kayo, ha? Magandang gabi, Isabel! Andeng! Uy! Tuloy kayo, Lucy! Oh, kamusta? Ilang kilo bang kukunin ninyo?
Ilan na lang ba natitira? Naku, kumare. Wala pa talaga ako na pagbebentahan yan. Sariwa pa ang mga iyan. Eh, kanilang hapon lang yan nahuli ng pumalaot si Anting. Mayroon pa akong tatlong timba dyan. Mayroon din ako mga bangus. Kaya lang, eh, nailako ko na. Iba na idain ko na. Magkano bang bigay mo sa isang timba? Ang isang kilo, 50 pesos. Ang isang timba naman, 125. Bale, 125 ang timba. Kung kukunin ko bang tatlong timba, bibigyan mo ba ako ng diskwento, Mare? Sige ba. Sige, magkano bang tawad mo? Kasya bang pera natin? Babalik kayo yung puna natin kapag binili natin lahat yan. Ipapais ko na lang iba para mas mahal kong maibenta bukas. Sige. Tatlong daan na lang para sa tatlong timba. Konting dagdag pa. Ano, sariwa pa namin mga yan eh. Sige, 330 para sa lahat. Sige na nga. Salamat, pare. Sige. Paano ipinakita ni Aling Lucia na hindi niya pinapalampas ang mga pagkakataon para kumita? Paano naman pinakita ni Mang Santi ang panghihina ng loob? Pinagkakabalahan mo. Eh, kinikwenta ko lang kung magkano nating pwedeng mabenta yung pinais at bagoong natin. Eto, tignan mo.
Kaliwang gulay, mga suke! Kamatis, kalamansi, sibuyas, bawang, vegan kung din! Uy! Suke! May pinais akong dilis. Masarap kasabay ng kalamansi, tsaka toyo, tsaka samahan mo na rin ng kamatis. Magkano po? 10 lang. Tapos, ano yan? Bagong luto yan, kagabi lang. Sige, pabili ng dalawa at kamatis na rin. Ay, suke. Sarap yan. Kalamansi rin, suke. Sige, kalamansi rin. Sa susunod na linggo, may bagong na isda naman ako. Sige, bibili ako. Oh, sige, salamat, Suki, ha. Salamat. Paano ipinakita ni Aling Lucia ang pagkamalikhain? Sahin mo yan, ha? Doon, ha? Ano po? Ano na yun? Tawaan kayo, Diyos, mga anak. Estong anak, pakibigay mo tong 100 kay Maring Isabel, ha? At pakisoli mo na rin yung timbahan nila. Sige po, Nay. Paano ipinakita ni Aling Lucia na hindi siya sumisira sa usapan? Buti na lang, maraming bumili ng pinais natin dito sa tindahan. Mabenta talaga. Ay, totoo yan. Kanina rin sa palengke, sabi ko ha, masarap ka ulam yun sa kamatis, kaya yung pati yung kamatis ko, ubos na rin kagad. Siguradong mabenta yung bagong natin sa susunod na linggo. Tao po. Sino yan? Aling Isabel. Si Estong po. Estong, ikaw pala yan. Oo, kamusta? Pa yung kamay ko. Ito po, pinapabalik po ni Nanay yung kulang na bayad doon sa dilis. Salamat. Pinapabalik niya na rin po yung timba na ginamit. Ay, naku, salamat naman. Sana tumubo kayo. Opo nga, naubos na po yung panina niyang pinais kanina. Salamat naman. Naku, mabuti yan, ha? Mabuting balita yan. Tuloy na po ako. Sige, maraming sige, salamat sige. Po, ah. Sige, salamat, po. Salamat. Ang may tumatawag yata sa cellphone mo. Tingin nga. Sino kaya kayo? Si Maring Isabel. Nag-miss call at may text pala. Ano raw sabi? Sabi niya magtatayo raw si Kapitan ng booth sa basketball court sa Sabado. Baka daw gusto kong sumali. Magpalista daw kami bukas. Mura lang yung renta. Maganda kung ganun. Hindi doon na natin ibebenta yung ibang bagong na isda natin. Oo nga. Handa na yun sa Sabado. Sasaling ko na yun sa Biyernes. Pwes to, kuha ka na sige. Oh, mga anak, kain na tayo. Kain na kayo. Mahal pala, ano? Oo nga eh. Pero okay lang yan. Makakabawi naman tayo. Sana. Iisip ko nga eh kung ang anak ko na lang patatauhin ko sa palengke. O kaya kung hindi man, siya na pupunta sa seminar. Yes. Ay, tapo na. Paano pinakita ni Aling Lucia na mayroon siyang pananaw sa kinabukasan? Tanti. Salamat. May kamahalan pala yung seminar na yun. Kala ko ba mura lang yun? Hindi. Mura ba yung 50 ang renta sa maghapon tapos 20 para sa seminar? Aba, 70 pesos din yun, ha? Sige, bawiin na lang natin. Alam mo, naiisip ko kung kayo na lang kaya ng mga bata ang pumunta doon sa seminar na yun. Tutan, wala naman silang pasok, eh. Natawa pa rin ako sa palengke kasi Sabado yun, eh, araw ng palengke.
Palagay ba ninyo ay matipid at praktikal lamang si Aling Lucia? Sa paanong paraan kaya siya naging praktikal? Kaya ko ba yun? Ako na lang sa palengke. Oo naman. Sige na, mahal ko. Kaya mo yun. Go, Santi, go. Para makapag-seminar ka na rin. Sige na nga. Huwag ka mag-alala, Papa. Yan ang mga magulang ko. Si Nanay magaling na negosyante. Hindi niya pinalalagpas ang pagkakataon para sa ikauunlad ng aming pamilya. Agad niyang natatansya ang magandang kalalabasan ng kanyang ginagawa. Agad rin siyang nakakaisip ng mga paraan upang kaming lahat ay maging kapakipakinabang. Ang aming ama naman ay malikhain at disiplinado sa trabaho. Matibay ang kanilang pagpapasya, lalo na para sa ikagiginhawa ng aming pamilya. Nais ko silang tularan. Paano ipinakita ni Mang Santi at Aling Lucia ang kanilang pagiging mabuting entrepreneur o negosyante? O sige, sana ay marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayon. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam! Higit na matututo ang ating mag-aaral kung gagamit tayo ng pinagtuwangang strategiya. Isa ito sa cooperative learning strategy na kung tawagin ay round-robin brainstorming. Ang round-robin brainstorming ay nagsisimula sa pagpapangkat ng mag-aaral. Pipili sila ng isang leader at isang dokumentor at ibibigay ang paksang tatalakayin. Sabihin ninyo, magmasid kayo sa inyong mga kapitbahay na nagtitinda. Pag-usapan ninyo ang inyong mga napapansin sa inyong mga kapitbahay na nagtitinda. Hayaang mag-brainstorming ang mga mag-aaral. O ngayon, buuin ninyo ang diagram na ito. Thank you.